Magandang tanghali po sa atin lahat. Nandito po tayo sa napakagandang syudad ng Angeles. Grabe pala po ang kultura, ang history, especially during Christmas time, no? Of course, sa lahat ng Kapampangan, sa buong Pampanga, grabe po ang celebration. Alam naman natin yung Christmas Star o yung Parol. At kanina, si Lucio, marami pang pinakita sa akin. But before ko ipakilala sa inyo, I want to show you yung works po ni Ana Algabre Hernandez. Meron po siyang exhibit today. And ayan po. So papasok tayo sa loob. At bago nun, pakilala ko sa inyo. Lucio, magandang hapon. Magandang hapon po. Lucio, nasaan tayo? Nasa Visaya po ng Angeles, dating old municipal building ng Angeles City. And kung i-invitay natin ating mga kababayan, open ba to? Open po, from Monday to Saturday po. Si Lucio po, all around, he will show you po yung history po ng Angeles. He'll show you po how inaayos yung museum. Tumutugtog din po yan. At tignan nyo po yung gawa niya na pwede pong souvenir, but actually artwork siya. At sabi mo nga, Lucio, part niyan, nasa loob niyan ay... Ito po yung part dito, yung... Ang building ng Angeles nilagay po namin dito nung re-restore niya. Yung lumang gamit, pinagay namin sa mismong miniature. So, sa nagtatanong, saan to banda? Ito po sa harapan ng simbahan ng Angeles, yung Angeles Church, yung pong malaking simbahan. Okay, thank you, Lucio. And I'm sure maraming excited, no? Kasi sabi ko nga, ang art, no, is part of feeding the soul. Ginagamit ng Diyos yan. At lalo Sunday, nagwo-worship tayo. Yung beauty ng creation ng Panginoon, so kahit pandemic po ay you know, we find a way to smile, and of course when we grieve, we also use art as a way to comfort others. Lucio, thank you sa tanghalian na to. Maraming salamat po. Okay, so let's go inside. Okay, hello everyone. Hi, welcome po. Welcome. Star-studded po tayo dito, pero we'll go po to the star of the show. Hi, Ana. Hello. At kasama natin sila ni... Hello, quickly lang, can you tell them about yung flags? Or nandiyan ka na? So, kasi sobrang puno ng meaning yung art ni Ana. And I don't have enough time kasi siguro 3 oras kulang dahil every part nung exhibit ay may ibang kahulugan. But siguro, exacto tong corner, the poem? Tama-tama po. Ito yung pinanari means rainbow. It's an old Kapampangan term for rainbow. So, nandito po tayo sa series na Canvas in Mind. Incidentally, parang rainbow talaga yung color niya. So, yun nga po, sabi natin dito, parang charmed by the vault of heaven with blueness that inspires. My soul is light. My spirit is alive. There is just no quarantine for the mind. I soared and journeyed in a shore above. Punta na tayo sa last paragraph. Medyo mahaba. So, yung poetry, nilalagay mo rin dun sa painting mo, right? Opo. Sometimes I do poetry first and then I lay it on canvas or vice versa. Then yung canvas and then may tula tayong gagawin. But you know, alam ko na ko record to, but I just want to put it in record. Thank you so much for visiting. Art pleasure. And you came and you certainly brought a rainbow wow. in my life and in Angeles City for that matter. Thank you very much. No, thank you for enriching the lives of Filipino people. Yan. Alam mo, si Ana po ay wife ng diplomat. So, trabaho po talaga niya to build bridges, and art is a way to build bridges. Ana, pwede quickly dito lang sa flags kasi talagang... Yes, ito yung aking ano, meron pa nga... I wanted to see the one outside kasi talagang... Sa Pilipinas yung ano, sampu ng makahinga ang natakas, yung tagumpay at limbay. So, bakit flags? Yun nga po kasi I've been away from the country for a while, being a diplomat. Well, ano lang naman, sa aling hindi, mas diplomat pa ang asawa. Si Lani, mas maraming bridges na binilt kaso sa akin. So. Yes, so what happened to me is that I became even more patriotic and even more appreciative of my country. And part of my advocacy is to have a Philippine flag or at least a symbol of the Philippine flag in every Filipino home. Okay, let's look at yung sa inside kasi ang gaganda ng flags. Salamat po.
Ayan po yung ating. Sana po kasi some are hesitant to have the flag. So I have it in different versions. So ayan na, merong iba na kaya lang medyo may natanggal na sila. Okay, sabi sa akin po nung aking tito na magaling sa marketing, mas gusto minsan po nung customers yung bitin. So hindi namin isa-isahin para makita niyo yung personally. So Ana, a few more days. Alam kong hanggang bukas lang dapat, but by popular demand daw, baka pwede kayo mag-extend, no? Oo nga po, there is a demand that I extend. So perhaps we will extend for a week. So yay. I hope you will find time to visit the Pinanari Art Exhibit. And let art into your life and your life become your art. And baka I can bother you to introduce our friends here today. But before that, pakita ko lang. So si Jing po, Jing, can you hold it na rin kasi para lang makita. So Jing, ito po ay yung traditional Kapampangan language scripts, no? Okay. So what's it called? Kulitan po. Kulitan. Okay. So sa mga kakulitan ko, mga mahilig mangulit, ito yung art form ng kulitan, no? This is Cayetano. This is Alani. And then ang ginagawa mo, Jing, di ba? The writings, tina-transform mo to a work of art and may date tayo soon para yun naman ang ipakita ko. Yes, po. Okay, thanks very much. Thank you po. Okay, so Ana, can you introduce everyone so that makamusta lang ng ating kababayan? Opo, I have here, of course, Mrs. Carmen McDavid. Hi, ma'am. Hello. I'm the prime mover, one of the prime movers of the Museo ng Angeles. Board of Crafty, that is the first World of Crafty. And Hall of Fame sa Culinary Arts. No? Yeah. Si Claudio Rindia. And the sister of Claude Taya. And of course, we have Philip Torres, our very good fashion designer. Yung kanyang pidayit, that means united. It's a Kapampangan term for connect, to weave. Tsaka sarap nitong pandemic, no, yung iba't ibang forms of arts at iba't ibang artists nagsasama-sama talaga, no? To unite together. Tapos po, of course, we have Miss Leigh Hoxon. She's actually the event organizer. Siya yung unang magtiwala sa akin na makakatulong ako para yung Museo ng Angeles ay mabuksan muli sa magandang magko-comment ako doon. Alam mo yung mga sa sine na mga nakatali ang kamay ng mga action stars, tapos pag nawala yung tali, ang galing sa suntukan. So eto naman, naka-mask, pero nung kumakain kami kanina, yung mga original composition niya, parang lumalabas talaga yung magic. And they have a school for the arts, di ba? Yes, Hudson College. Quick question, dahil nga maraming mga bata ngayon, di ba, na wondering, may mental health issues, marami hindi makalabas, tapos ang tingin nung iba, walang pera sa art, di ba? At saka sa sining, sa performing arts. So sa mga batang nanonood ngayon and gustong mag-pursue ng career, no, in performing arts, what would you tell them? Actually, arts is really very important. A city without an art is a city without a soul. So ganun din sa tao. Art and artist is really innate, kahit kanino. So for students, talagang mag-follow lang with a passion. No, because God will really lead you to your direction if you're following what's inside you, if you're following yung direction of your soul. So let's not lose our artist, let's not lose our soul, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, mga kababayan, di ba, yung isang way of knowing God is through His creation. And His creation, tayo, we're given the ability to create, whether it's fashion, music, food, may art yan lahat, eh, no? And shout out ulit kay Congressman Toff De Venecia, who's doing very well dun sa hindi lang shout out ha, may palakpak sa iyo to sa lahat ng ginagawa mo to unite, di ba? Yes. Yung lahat ng creative, and thank you sa mga creative na yung mga nasa arts na kahit hirap na hirap din kayo gumagawa kayong para no tumulong sa iba. So sorry. Yeah. So okay, Ana, po. Then of course Lucio. Opo, si Lucio. Ito po yung napaka-humble na ayaw niyong tanggapin. Para sa akin siya ang taga-sinop ng Sing ng Angeles. At Lucio, ito na, masabi, ang kaya mong gawin. Wala po, nagpapasalamat lang po. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa amin, sa Angeles. Ito po yung malaking karangalan sa amin. Bilang pagkakasita namin ginagawa dito sa Angeles.
wala na rin. Sa ngalan po ng Bulyat Foundation at ang Museo ng Angeles, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Lucio. And napakarami pong forms of art at artists dito. At meron pang isa na who gave us a gift na talagang para sa amin dahil kalabaw, no? Kaya nga, shout out kay Otep. Kinikwento ko, parang Otep, kung paano tayo nag-hook up ulit sa Facebook nung nakita mo yung gawa mong kalabaw nasa likod ng Facebook Live ko. But kasi alam mo naman po, mga artists nagtutulungan, but syempre, day po to ni Ana. But we'll have another day that we'll show you yung mga gawa. So kanina, binigyan po ako ng magandang regalo and I'll let Ana do the honors of introducing another very creative artist na iba naman yung form ng art ng ginagawa niya. Napaka-humble po niya at napaka-mahiyain. At ang kanyang ginagawang art form ay gumagamit siya ng mga dahon, si Mr. Alvin Doca. Yeah. So Alvin, yung binigay mo sa akin, gawa sa... Cacao dried leaves po. Yung pong cacao, yung pong ginagamit sa bacheron. Yung pong chocolate. So inimbita ko po sila, no? At bibitinin ko muna kayo, saka ko papakita sa inyo yung artwork ni Alvin. But thank you to the 2,600 watching us live and to the thousands more who are commenting. God bless you. Try ko mamaya makapagbasa pa ng names ng mga taga Pampanga, Tarlac, na sa 10,000 pag-asa, 10,000 ayuda. But tomorrow, God willing, maganda yung weather. I'll be in Bulacan and Mabalacat also in Pampanga. So see you there. God bless you. Have a good Sunday, everyone. And don't forget to spend time po just talking to God, just pouring out your heart, and of course, praying for our country and our countrymen and women. God bless you. At bago po ako malis, syempre po, hindi ako pwedeng kung nasaan-saan. Nawala si... Yuhu! The weekend! Enjoy your Sunday, everybody. God bless you. Salamat po sa inyong lahat. Okay, tell Lucas na mag-bis na papunta na yes. Tayo doon. Lucas, you're coming. So, date po kami ng anak namin, yung pamangkin namin, at si Ate Pia, ewan ko kung makakahabol, but late lunch kami. Sorry po sa mga tumutulong sa akin sa diet. Pag sa Pampanga, bawal po mag-diet. Bawal. Kasi usually po, pagka nasira diet mo, nagsisisi ka. Sa Pampanga po, pag hindi mo tinikman yung bawat luto, doon ka magsisisi. So, walang sisihan. God bless you. Happy Sunday po sa inyong lahat.